Kumusta mga kasaliksik? Ilang beses nang tumaas ang balahibo natin kapag pinag-uusapan natin ang Amazon Rainforest. Pero nito lamang ay meron tayong mga na-research. At mga nalaman na patungkol dito na talaga namang nagpataas ng balahibo ng maraming mga tao. Kaya mula sa isang dambuhalang igat na nahuli ng mga mangisda hanggang sa halimaw na magagawa ngang sipsipin ng kahit na sino mula sa ilalim ng tubig, ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na bagay na nalaman at nakita ng mga tao sa Amazon. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Great Abaya. Talaga mang nakakagulat kapag ikaw mismo ang nakakita ng napakalaking nilalang kagaya na lamang nito na nakita ng ilang mga tao sa Amazon. Pero lalong-lalong magugulat ka kapag nalaman mo na ang halimaw na ito ay isa palang dambuhalang igat. Dahil sino nga ba namang mag-aakala ng isang igat ay kayang lumaki ng ganito kalaki? Pero ang pinakamalaking tanong sa lahat ay paano kaya ito nahuli ng mga mangisda? Ayon naman sa mga taong nakakita nito ng personal, aksidente lamang daw itong nalambat ng ilang mga mangisda. Pero talaga namang hindi ka basta-bastang makakakita ng ganitong halimaw na nagpapalangoy-langoy lamang kung saan saang tubig. At sigurado ako kung kahit natignan pa lamang natin ito ay makakaramdam na tayo ng takot. Matagal-tagal na rin namang alam ng mga scientist na ang mga electric eel o yung mga igat na ito ay naninirahan talaga sa Amazon, na kung saan ang alam nila ay nagsimula itong magpakita 250 taon na ang nakararaan. Ngunit matatalino man sila pero hindi pa rin nila natutukoy kung ilang mga species ba ng mga igat ang pwedeng makita rito. Ang ganitong mga uri ng igat ay may kakayanan na kuryentehin ang kanilang mga kalaban na umaabot nga ang kanilang kuryente sa 860 volts. Maswerte na lamang talaga ang mga mangisda na ito dahil nahuli nila ang igat nang hindi na nabubuhay pa. Number 9, ang halimaw sa Florida. Isipin mo na lamang ito. Habang malalim na ang gabi at mag-isa kang namamangka sa ilog, ay bigla ka na lamang makakarinig ng isang malakas na angungol na parabang nagmumula ito sa napakadambuhalang halimaw. At sigurado kong mapupuno ng takot ang iyong puso. Ganito kasi ang naranasan ng ibang mga lokal na tao sa Florida, kung saan, ayon sa kwento ng mga kabataan, habang namamangka daw sila sa isang malalim na gabi, ay nakakarinig daw sila ng alulong na nagmumula sa hindi nila matukoy na hayop. Kaya naman nang imbestiga nito ng mga otoridad, ay doon nga sila nakakita ng isang dambuhalang alligator o buwaya na naninirahan sa kanilang lugar. Sa video na nakuhanan nila, ay sinusubukan ng dambuhalang buwaya na ito na umakyat sa isang parte ng lupa. At ayon nga sa mga personal na nakakita nito, sa sobrang laki daw ng buwaya ay hindi nga daw sapat ang video para masabi kung gaano talaga ito kalaki. Nakinumpara pa nga nila ito kay Lolong, ang pinakamalaking buwaya na nahuli ng mga tao dito sa Pilipinas. Pasalamat na lamang talaga sila at nalaman nila na may ganitong dambuhalang halimaw na naninirahan sa kanilang ilog. Kaya simula noong araw na iyon ay hindi na nila binabaybay ang ruta kung saan namamalagi ang halimaw upang malayo na rin sila sa disgrasya. Number 8, misteryosong mga nilalang. Talaga namang sa tagal na nating nabubuhay sa mundo, marami ng mga kwento ang nabuo tungkol sa mga halimaw daw na naninirahan sa ating mga katubigan o sa mga ilog. Ngunit, paano naman kaya kung hindi lamang ito kwento-kwento? Paano kung nagawa na nga itong makuhanan ng kamera? Katulad na lamang ng nakuhanan sa video na ito na talaga namang nagpayanig sa mundo ng maraming mga tao. Sa unang tingin mo pa lamang kasi sa nilalang na ito ay parabang isa lamang itong dambuhalang anaconda. Ngunit, sa bilis ng pagkilos nito na nagagawa nga nitong mahabol ang mabilis na bangkang sinasakyan ng mga tao, iniisip na nila na maaring isa itong Loch Ness Monster o isang maalamat na halimaw na ilang siglo nang ang kinikwento ng mga taong minsan na nilang nakita. Matagal nang pinagkakaguluhan ng mga tao kung totoo ba ang Loch Ness Monster, na kung saan ay nagsagawa pa nga sila ng iba't ibang mga imbestigasyon, katulad na lamang ng pagsosonar o pag-scan sa ilaliman ng mga lawa o ilog. Pero kahit na anong gawin nila ay hindi pa rin nila makita-kita ang halimaw na ito na talaga namang napakailap. Pero itong video na nga bang magpapatunay sa nasabing nila lang? Number 7, ang nag-crash na aircraft.
Taong 1954, merong isang eroplano ang bigla na lamang nawala at hindi na nga muli pang nakita ng mga tao. Ngunit, nito lamang nakaraang mga taon, nagawa itong madiskubre sa loob ng Amazon Rainforest. Talagang nakakagulat. At nang subukan nilang tignan ang loob nito, ay nakakita sila ng mga bagay na talaga namang hindi nila inaasahan. Ayon sa nagawang pag-iimbestiga ng mga tao, ang propeller plane na ito ay lumilipad sa pagitan ng Manaus, isang kapitolyo sa Amazonas State, papunta sa isang liblib na bayan sa Barcelos, nang bigla na lamang itong mag-crash at hindi nalalaman ng mga tao kung ano ang dahilan. At nang muli nga itong madiskubre ng mga tao ay nakakita sila ng iba't ibang mga sirang parte ng eroplano. Nagawa nga nila itong makita habang sila ay nag-hiking. Pero ang pinakakinagulat pa nilang lahat ay kung papaanong disente pa rin ang itsura ng eroplano na ito. Na para bang hindi ito napaglipasan ng panahon kahit na mahigit sa kalahating siglo na ito simula noong nasira. Pero matapos nga nilang maimbestigahan ang labas at loob ng eroplano, agad din naman silang umalis sa takot na baka abutan sila ng gabi at multuhin pa sila ng mga namatay na pasahero dito na ang mga katawan nga ay hindi na muling nakita pa dahil malaki ang tsansa na kinain na ito ng mga ligaw na hayop sa gubat. Number 6, ilog ng mga buwaya. Mayroong isang ilog na matatagpuan sa bansang India na walang kahit na sino, mapatao man o hayop, ang gugustuhin na umapak dito dahil malaki ang tsansa na hindi ka na nga makakaahon pa ng buhay kapag napunta ka dito. Sa unang tingin kasi ay para bang isa lamang itong ordinaryong ilog. Ngunit, napakalayo nito sa katotohanan. Naninirahan kasi dito ang daan-daang mga buwaya na naghihintay lamang na meron silang mabiktima. At kapag lumapit ka pa dito, ay para bang nasa impyerno ka na sa dami ng mga nakangangang bunganga ng buwaya na handa kang kainin. Ayon sa kasaysayan, ilang libong mga taon na nga daw naninirahan dito ang mga buwaya na ito. At malaki ang tsansa ng mga taong minsang nanirahan malapit sa lugar ay laging inaatake ng mga hayop. Kaya naman ipinagtataka ng marami, bakit kaya hindi pa rin ginagawa ng solusyon ng mga tao ang problema nila sa buwaya sa lugar na ito? O maaaring malaki lang talaga ang respeto nila na unang nanirahan dito ang mga buwaya, kaya naman wala silang balak na gambalain ang mga ito. Number 5, Dambuhalang Anaconda. Kung inaakala mo na ang mga ahas o mga anaconda ay kaya lamang lumaki ng 10 hanggang 15 talampakan, siguradong nagkakamali ka. Sa bansang Brazil kasi, nakuha na ng isang kamera ang dambuhalang anaconda na umaabot ng 20 talampakan ng haba. Ang dambuhalang ahas na ito ay bigla na nga lamang daw lumabas mula sa isang lawa sa kanilang lugar na nagdulot para magulantang ang lahat. Talaga namang napakahirap paniwalaan na merong ganito kalaking ahas na naninirahan sa napakalait na lawa ng ganun-ganun lamang. Maraming nagsasabi na hindi naman daw lumalabas ang anaconda na ito sa lawa. Pero kung lumabas ito, maaaring sobrang gutom nang nararamdaman ito, kaya dahil sa desperasyon upang makakain, ay nagawa na nga nitong umalis sa kanyang teritoryo. Umasa na nga lamang tayo na magiging ligtas ang mga taong naninirahan malapit sa lawa na iyon. Dahil malaki ang tsansa na kung talagang gutom ang anaconda na ito, kahit na sinong makita niya, ay talaga namang gugustuhin niyang gawing hapunan. Number 4, Igat Laban sa Buwaya. Kung kanina ay nasabi ko kanina na ang mga igat ay kayang maglabas ng kuryente na umaabot nga sa 500 voltahe, sa tingin mo, sino kayang mananalo sa labanan na ito? Na kung saan ang igat ay nagawang matapang na labanan ang isang 200 kilo na buhaya. Isa ito sa mga enkwentro na talaga namang mahirap paniwalaan kung hindi mo nakita ng personal. Makikita na dahan-dahan at maingat lamang na naghihintay ang buhaya habang hinihintay niya na makalapit sa kanya ang matapang na igat na ito upang gawin niyang masarap na hapunan. Pero nang nagawa niya ang makalapit ng igat ay doon siya kinagat ng buhaya. Pero kung inaakala niya na nagtagumpay na siya ay talaga namang nagkakamali siya. Dahil malaki man ang pangangatawan ng buwaya na ito kumpara sa igat, ay makikita natin na sa eksaktong panahon na nakagat niya na ang igat, doon na nakuryente at nanigas ang kanyang katawan. Dahil wala naman talagang makakaligtas sa boltaheng pwedeng umabot ng 800. At dito ay makikita na lamang natin kung sino ang totoong nagtagumpay sa labanan. Number 3, Matatapang na Mangingisda.
Talaga namang masasabi natin nakakaiba ang katapangan ng mga isda na ito. At sigurado akong walang kahit na sino sa atin ang gagayahin ang kanyang ginawa. Isang hapon kasi, habang naglalakbay ang ilang mga isda sa katubigan ng Amazon, ay bigla na lamang nalang napansin ang isang dambuhalang buntot na lumabas mula sa ilalim ng tubig. Noong una, hindi nila nalalaman kung saan ito nanggaling at kung ano ito. Kaya naman, ang matapang na lalaki na ito ay napagpa siya na imbestiga ng buntot. Sa pamamagitan ng pagdampot at paghawak dito, makikita pa nga natin na dahan-dahan niya itong hinahatak. At talaga namang nagulantang sila sa kung gaano kalaki ang nilalang. Dahil isa nga itong dambuhalang anaconda. Ang ganitong mga inkwentro sa anaconda ay talaga namang napakailap lamang. Kaya naman, kakaiba man ang ginawa ng lalaki na ito, pero masasabi nating isang beses sa buong buhay lamang nila ito pwedeng maranasan. Number 2, balyena sa gitna ng gubat. Talaga namang nakakagulat isipin ng mga balyena na kalimitan lamang natin makikita sa malalaking parte ng ating mga karagatan ay bigla na lamang magpapakita sa gitna ng kagubatan. Nakakabobo man ito pakinggan pero totoo ito. Tignan mo na lamang kasi ang nadiskubring ito ng mga tao. Isang dambuhalang humpback whale ang nakitang wala ng buhay sa gitna ng Amazon Rainforest. Ilang beses na nating natalakay ang bagay na ito sa ilan nating mga video, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na paliwanag kung papaano ito nangyari. Dahil papaano nga ba ng isang dambuhalang humpback whale na bukod sa katotohanang naninirahan malayong malayo sa Amazon Rainforest ay meron din itong napakabigat na pangangatawan na bigla na lamang magpapakita sa gitna ng gubat. Nang sukatin nga ito ng mga eksperto ay napag-alaman nila na umaabot ang haba nito sa 36 na talampakan. At dahil nga nakita nila ito malayong malayo sa natural habitat ng hayop, walang nakakaalam kung papaano ito napunta rito. Marami namang mga tsori ang lumabas kung papaano ito nangyari. Ngunit hindi naman natin maaalis ang katotohanan na mga tsorya lamang ito at walang matibay na patotoo. Number 1, rebuho. Paano kung habang nakasakay ka sa bangka at tahimik na namamangka sa kalapit niyong ilog, tapos bigla ka na lamang makakakita sa isang parte ng tubig na parabang bumubula ito at may hinihigop na hindi mo maipaliwanag? Sigurado akong ang una mong aakalain ay maaaring sinusundan ka ng isang dambuhalang buwaya o anaconda, hindi ba? Well, malayong malayo ito sa paniniwala ng mga lokal na tao sa kakaibang phenomenon na ito na nangyayari. Tinatawag nga nila itong rebuho. Nangyayari kasi ito kapag mayroong natrap ng mga hangin sa bato sa ilalim ng tubig. At kapag nangyayari yon ay kakawala ang mga hangin sa ilalim ng bato, nabubuo nga ng napakalaking mga bula. Na unang aakalain ng mga tao na ginagawa ng mga dambuhalang nilalang ang mga bula na ito sa ilalim ng tubig, na parabang handa na itong humigop ng kahit na anong mamalasing kanyang magiging biktima. Pero ngayon nga na meron ng maliwanag na paliwanag dito ang mga eksperto, ay unti-unti nang nabubura ang mga alamat at kwento-kwento na nalalaman dito ng mga tao. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa'yo, alin sa mga nakakagulat na bagay nito sa Amazon ang nagpataas ng iyong balahibo? I-comment mo naman yan sa baba. See you in my next video.